Kahit ano-ano guys, ayoko nang gumawa ng mga sandwich, ayoko nang gumawa ng mga fried egg para maka-breakfast. Ito yung ibridin na breakfast ko guys, para madalian kasi habang nag-work ako guys, kumakain ako kasi wala akong time guys, nakakain talaga na mag-breakfast talaga na bigyan ko ng time. Kaya habang nagtatrabaho ako guys, paunti-unti kain, paunti-unti kain para naman din hindi sasakit yung tiyan ko, kasi kung mabigla yung tiyan ko kain guys, nang marami masakit, kaya paunti-unti yung kain. So kain tayo guys. Masarap ng breakfast ko. Healthy foods. Healthy breakfast. Ano lang siya guys? Pineapple chunks. Pineapple siya na slice. Pero, kinakat ko ng small-small. Ginawa kong chunks. Kaya, ganito siya. Ganito siyang labas niya. At saka nilagyan ko ng 2 spoon ng cheese. Cheese yung sa glass. Creamy cheese nga guys. So, ayun tayo. In fairness guys, ang sarap. Hindi siya malamig kasi ayoko yung malamig guys, kasi taglamig ngayon dito. Kasi, kaya yung kinuha ko na pineapple, yung hindi sa ref. Kinuha ko yung sa carton pa siya. Pero yung cheese, malamig siya guys kasi nasa ref. Kaya medyo malamig na rin. Pero hindi siya masyado malamig. Masarap. Tama yung lamig. Hindi mainit, hindi masyado malamig. Madali na breakfast guys kasi marami akong trabaho. Basta last day ko dito sa amo guys, kay Camille. Marami akong gagawin kasi yung mga uniform ng mga bata, kailangan labahan ko yung lahat, yung mga madumi, at saka pagkatapos yung maglaba guys, i-dry ko, pagkatapos yung matuyo, saka ko i-plancha. Tapos dami kong planchahin ng mga tub, kaya ngayon bilisan ko yung trabaho ko habang nasa labas pa si Camille kasi dami pa akong hugasan. Magluto pa ako ng lunch mamaya, kaya bilisan ko habang wala pa si Camille guys, kasi pagdating ni Camille guys, hindi ako matapos-tapos sa trabaho kasi tawag ng tawag kahit anong ipagawa. I-try nyo ito guys, masarap. Hindi ko siya nilagyan ng sugar kasi yung pineapple, yung tubig ng pineapple is matamis na siya. Kaya hindi ako nag-add ng sugar. So ngayon guys, hindi ko maubos. Kasi parang full, feel ko na full yung tiyan ko. Mayroon pa na iwan. So kainin ko mamaya ito guys, pagkatapos kong
mag-vacuum. Kasi mag-vacuum ako, guys, before dating sila kaming kailangan yung mga lahat ng sulok ng bahay is malinis na bago pa siya darating. Kasi pag darating na nga siya, guys, hindi na ako makapagpatuloy sa paglilinis. Focus na ako sa kitchen. Then, after ng... Ay, habang nagluluto ako, guys, habang naghugas ako ng mga pinggan, habang wala pa sila, naglalaba din ako. Pagkatapos ko yun, guys, habang nagluluto na ako ng lunch, nagpa-plancha din ako. Kaya, unahin ko yung paglilinis, guys, kasi importante talaga yung malinis lahat na lugar at saka hugasan yung lahat ng CR para pagdating niya. Kahit tawag ng tawag siya, hindi na ako maano, guys, sa paglilinis kasi mahirap pag hindi pa tapos ang paglilinis, andyan na siya. Kaya ako ng last case, tapos vacuum na ako. Guys, ano lang ha? Sasabihin ko lang po sa inyo, baka sabihin nyo nag-diet ako. Hindi ako nag-diet, guys, nagpapataba nga ako. Pero yun nga, wala akong ganang kumain kaya. At saka, guys, makakain ako ng kunti, 2 spoon o 3 spoon. Busog na ako, feel ko na na-full yung channel, kaya siguro, guys, hindi ako tataba. Kaya yun, itong breakfast ko ngayon. At saka, ito talaga yung breakfast na gusto-gusto ko na madali lang. Kaya, recommend ko sa inyo, guys, itry nyo, masarap. So, yun lang, guys, vacuum na ako. Sige na. Sumayo ako mag-vacuum, guys. Dami kong gawin. Ang laki-laki kaya ng bahay, guys. Kaya, madaliin ko na lang.